Okay, LPU at saka Perpetual, round 2. Round 2 ng NCAA Season 100. So, magpo-focus ako dun sa overtime kasi huwabot ito ng overtime. So, Perpetual played it well sa overtime. Okay? So, lumalabas yung imprint ni Coach Olsen sa larong to. Yun yung sinasabi ko. Kasi, yung coach mo na isa sa pinakamagaling na point guard, yung imprint niya is lumalabas dun sa overtime game. Because Perpetual played it smart. No. Actually, kasi maraming mga teams na medyo nahihirapan na sa overtime dahil pagod na sila. Meron namang team na nagtatribe sa overtime. That 5-minute extension para ma-break yung tabla, it's very crucial. No. No, si Jordan nga eh, nung alala ko yung napapanood ko sa ano, yung overtime niya sa ano sa road kalaban yung Clippers, minsan sinadya niyang imintis yung second free throw, then nakuha niya yung rebound, tinira niya, and then yung mga ganun, parang intentionally minis niya yung second free throw, nakuha niya yung rebound, and then inilay up niya. How many basketball teams, especially in the collegiate level dito sa Pilipinas, knows how to play in overtime? So doon na lang tayo mag-ano, kasi humaboy yung Lyceum eh, pumapalag. Talagang sabi ko nga, may teams na papalag. Yung mga teams na medyo dihado, papalag yan. Kasi para makatatry nilang makakuha o makasilat man lang ng panalo sa round 2. So, yun lang yun. Doon na lang tayo mag-focus sa overtime. Perpetual played it smart, no? Kaso nga lang, ano yun, kahit yung fa-foulin mo, okay, yung fa-foulin mo, well, nag-mintis. May mga players ng Perpetual na nag-mintis ng free throw. Pero, ang ginawa ng Perpetual, dahil nag-mintis sila, they play good defense. Kumbaga, nag-mintis sila, okay, de-depensa kami, hindi ka makakatira sa amin o mapipilitan kang madaliin yung mga tira mo dahil nauubos yung oras. Yun yung nangyari nung mga last plays nung game na yun. Minadali nung Guadagna yung tira niya, mintis. So, nung nag-mintis yun, hindi na sila nakapuntos ulit. So, yun. Yung, kasi may mga players, mayroong play, nag-iisang player na, kagaya ni Jordan na nagtatribe sa overtime, pero meron namang as a unit dahil sa influence ng coach. Sometimes, inilalagay nila yung bola o ibinibigay nila yung bola doon sa mga player na, na mataas ang percentage o magaling mag-free throw. Kasi fa-foul. Fa-foul yung kalaban. Kung baga gagamitin yung foul, pinapahinto yung oras. So, pag nagmimintis sila, may pag-asa ka. Pero yun lang. Kasi, yung nagmintis yung free throw, kailangan dumipensa pabalik. Minsan, doon nagkakatalo. Hindi na dumidepensa dahil nga, siyempre, may halong pagod na. So, yun lang po.